Nakasalubong nga si ano, si bro, si Sir Victor ng si Pabring Manlalakbay. Ito, papalawit. Ay! Sabi ko na, parang nakikilala ko yun eh. Ano, tapos mo lang? Oo, oh, ano? Ilang sasama ko eh, nutusan ako eh. Sabi ko na, parang kilala ko yung nakasalubong ko eh. Sa susunod, ano naman tayong dalawa? Pag-usapan na lang natin. Good morning mga kabakbak. Ngayon ay meron tayong lakad. Diba nung nakaraang vlog ay napansin namin ng asawa ko na flat yung gulong na unahan. Eh ngayon flat na naman. Di ko lang alam kung may butas or sumisingaw lang to. Kaya lalagyan ko na lang ng tire sealant. Ay pumasok ng tire sealant dun sa butas ng pito. Oh. Ay pumasok. Wala pang kasamang tube yung ganito. Para maipasok, ang lapot ng pagka-tire sealant niya. Masyado malapot tong tire sealant na to. Meron pa akong lumang tire sealant, yun na lang muna gamitin ko. Siguro ito papasok to kasi malabnaw-labnaw eh. Ayun, bilis pumasok ha. Okay, mas okay pa to eh. Nagkaroon-karoon na siya ng hangin, kahit 22. PSI. Eh nalobat yung aking ano, portable air pump. Daan na lang ako ng ano, ng gas station para dagdagan ng hangin to. Pero mukhang okay na eh. 30 PSI. Okay. All goods. Okay na yung gulong ko. Anong oras na ba? 9:30 ng umaga. At ang lakad ko ngayon ay inuutusan ako ng asawa ko. Kukunin ko daw yung lyre. Yung sa drum and lyre, yung pantugtog. At saka yung mga plug pole kasi gagamitin nila sa school. Eh doon sa antipolo mismo i-deliver. Doon kukunin. Kung meron lang sana tayong tuktok na magagamit, eh yun yung gagamitin ko para makuha yun. Eh titingnan ko kung saan ko ilalagay dito yung mga kakaunin ko na yun. At madami-dami din yun. Buti na lang kamot umaraw sana hanggang maghapon tong araw na to. Hindi na magtago. Balikan lang naman syempre tayo kasi bukas ay magkikita naman kami ni Dokbo para dun sa second vaccine ng tatlo kong maliliit, yung mga makukulit. At may plano ulit na mag-ride kami kung saan niya ako dadali na hindi ko pa daw napupuntahan, sabi ni Dokbo. Malaman natin bukas yun. Antipolo na tayo. Ang lamig na hangin. Mukhang nagpaparamdam na uulan na naman ah. May pumapatak-patak ng konti. Ito hindi makita natin nung maulap po, pero ngayon okay na. Pumapatak-patak na naman ang ulan. Huwag ka muna tumuloy. Ako'y hayaan mo nang makarating. Ang dilim ng kaulapan, no? Lapit na ako. Huwag mo muna akong basain. Para pag nasa bayo ko, saka mo itodo yung buhos. Pag pauwi na ako, tigil na. Sigurado yan. Ah, daming bata. Padaan muna ako. Mga bata rito, siga eh. Hindi natabi kahit anong busina mo eh. Ikaw mag-a-adjust dito eh. Oh, sarado. May tao kaya? Tao po. Ayun. Wala ko, walang tao eh. Ikaw lang nandito? Ikaw lang? Ayan sila. Dito na tayo. Ay. Ang ingay na naman! Ay! Kamusta? Dito, ang ingay! Papahipay nga lang. Maya-maya tayo lumaga. Bright. Alas 12, sakto. Andito na tayo. Tingnan nyo naman yung dadaling ko. Oh. Ito pala yung lyre. Tapos, eto, ang iniisip ko kung paano ko ito ikakarga. Mamaya, tingnan natin kung paano ito ikakarga lahat yan. Pero syempre, dapat dahan-dahan lang tayo.
1:58, sakto mag-aalas 2. Ito, nagpatila muna ako ng ulan. Parang babay na ulit, Bright, ha? Bye-bye. Umulan kasi. Nagpatila muna ako. Thank you. Ito yung mga dala ko. Ito yung lyre. Ito yung, ano, yung mismo sinasabit sa balikat para dun sa lyre. Halos kasya naman pala lahat ng dadalhin ko. Ito, akala ko naman ito, yung mahaba. Akala ko lalagpas siya sa haba ng motor. Kung lalagpas kasi siya sa haba ng motor, lalagyan ko sana ng plastic sa dulo para alam ng mga makakasabay ko sa kalsada na meron akong dalang mahaba. Eh, hindi na kailangan. Okay na. Ah, thank you! Dahan-dahan lang tayo at madami tayo masyadong kargado. Basta makakauwi tayo na maayos. So, magiging discarte natin dito ay yung kaliwang paa lang yung may ibababa natin kasi may harang to. Kaya dapat dahan-dahan lang. Hindi tayo pwedeng ma-out of balance pa kanan dito eh. Kundi, yari tayo dito. Ayun o, kita nyo, basa pa yung kalsada. Biglang bumuhos yung ulan kanina. Pagkatapos kong kumain, alas na sana ako. Nag-iglip lang muna ako. Ngayon na ano, alas dos, oh. Umaraw na kaagad naman. Eh kung susugurin ko yun, mababasa lang ako. Aaro din naman pala. Minsan kailangan lang natin din mag-intay eh, na tumila-tila eh. Dasal muna tayo para tayo makauwi na maayos. Lord, gabayan mo ako hanggang pag-uwi. At ang dami kong dala. Eh, gabayan mo rin ang mga makakasabay ko sa kalsada. Thank you, Lord. Amen. Basa kalsada. Tabagan ko na kaya asawa ko. Sabihin ko, idiretso ka na sa school niya itong mga daladalang to. Nang sa ganun, hindi na siya yung magdadala. Kung bukas pa niya dadalhin to, ay mahihirapan siya. Mas okay pa nga. Teka lang, kontakin ko muna. Yes, what's up, yo? Andito na ako sa ano? Parang ano na ba to? Teresa! Nasa Teresa na ako. Eh kung idiretso ko na kaya itong mga dala ko dyan sa school. Pwede. Nang sa ganun, hindi na ikaw yung magdadala papunta dyan. Alam, tigil ko pa sa bahay. Ah, sige. Okay. Plug yan at saka yung lyre. Lahat na to, lahat. Ay, sige, di ba aking kaihintayin? Oo, hintayin mo na ako. Oh, sige, huwag nang mamadali, ha? Ah, sige. Kasi siya pa yung mahihirapan kung dadalhin niya pa to bukas. Diretso na natin dun. Total naman, wala rin naman akong gagawin pa sa bahay. Kumbaga, lubos-lubusin na rin natin yung pagdi-deliver. Hingi pala ako ng ano. Hingi ako ng pang-merienda at saka ng pang-gasolina. Malayo-layo din. Nagpunta pa ako Antipolo, tapos Antipolo, Tuliliw. Wala bang pang merienda to? Tsaka yung gasolina? Lugaw. Favorite mo ah. Ay, ang goto? Oo. Baka naman ako pa magbayad yan. Ako na. Siyempre, ako na magbabayad nung perang galing din sa'yo. Galing yan. Nauutakan mo ako ah. Wala tanong. Oh, grabe siya. Ako talaga ang call niyan. Utos ko talaga yan sa'yo. Wow, utos! Buto nga! Sige. Favorite mo yun ah. Yun lang kaya kong for now. At least merong bayad. Sige na. Mahal mo naman ako. Oo na! Mahal mo naman ako kaya mo yung ginagawa. Di ba? Oo na, sige na. Sige na, mag-ingat. Mag-focus sa drive. Bababa ko na. Oo, sige. Sige, bye-bye. Love you. Ingat! Wait kita dito. Okay na yun, lugaw. Masarap naman yung lugaw doon, yung gutuhan doon sa Mayniliw. Lagi namin kinakainan doon. All goods na ako doon. Huwag na naman sanang umulan. Nakapagpalit na ako ng gloves eh, oh. Ang sama na ng gloves ko, ang asim. Meron bang nabibilang gloves na, no? Yung waterproof para kahit na umulan natin eh. O kaya malamig yung panahon eh, okay na okay yung gloves na susuot ko. Para pagka nag-cordillera ako, meron akong gloves na maganda. Yung hindi kailangan na magagamit kahit na umulan. Para komportable pa rin ako sa pagda-drive. Ang hirap kasi talaga pag basa yung gloves eh. Eh, umaambon. Tapos nakikita ko pa yung kabundukan. Mukhang umuulan na malakas dun ah. Asan pa lang, ano pa lang yata, baras pa lang yata to. Patanay na tayo. Naman sana tayong mabasa. Bubuhos lang ng isang beses to. Tapos ano na to, itigil na rin. Pagka bumuhos, saka tayo sumilong. Ay, eto na nga, bumubuhos na nga. Andito na ako sa ano, packet ng Pililya. Nakasalubong nga si ano, si bro, si Sir Victor ng si pobreng manlalakbay. Ito, papalamit. Hey! Sabi ko na para nakikilala ko 'yun eh. Ano tapos mo lang? Oo. Ano? Dami ng karga. Sasama ko, inutusan ako eh. Eh, dadalhin ko sa kanya pa uwi. Ano, saan ka naman nakarating ngayon? Abilis ko, Dero.
Eh, pauwi ka na rin. Sabi ko na, parang kilala ko yung nakasalubong ko eh. Amano! Sa susunod, ano naman tayong dalawa? Pag-usapan na lang natin. Oh, sige. Bye-bye. Ingat ha. Sige, salamat. Talagang itutuloy niya na yung kanyang gustong gawin yung sa Mindanao, yung dulo ng Mindanao. Tagal na rin daw kasi niya hindi nakaka-uwi eh. Nice to see you again, bro. At katatapos niya lang daw mag-moto camping dito sa may Villa Escudero. Sigurado naman na pag na-upload ko tong vlog na to, na-upload niya na yun sa Villa Escudero niya. Okay, let's go. Diretso tayo ng biyahe. Yung kanina dapat nasisilong ako, eh tumigil yung ulan. Buti ganun lang, hindi tumutuloy. Time check, alas 4:05. Dadaan muna ako dito sa ano, Guanzon, kung nandito na yung in-order kong pyesa ng ADB 160. Okay, let's go. Si Sir Erwin, nandyan? Hindi, tatanong ko lang kung nandyan yung, ano kaya, yung mga fairings ng ADB. Eh, ano ko na lang. Kontakin ko na lang siya, ano. Lumabas si Sir Erwin. Pero sabi ni Kuya, ay, may mga ano na raw, pyesang dumating. Eh, chat ko na lang kung kumpleto na. Para sa ganun, eh, makakuha ko yung ADB 160 ni Gary at mapalitan na ng mga fairings dito. Eh, ang hirap pumasok pagka ito inuuna ko eh. Teka lang. Ayun. Babalik tayo. Doon tayo dadaan sa, ano, sa Magdalena. Kasi kung dito pa ako dadiretso, papuntan Liliw, eh malayo-layo. Ayan, ano pa ako nang nagkarlan. Tapos dito pa sa amin, dadaan pa ako. Eh dito, diretso na agad ng Liliw after ng Magdalena. Tapos kung pauwi, oh, di saka dadaan tayo ng nagkarlan. Kumbaga parang umikot lang naman tayo eh. Eh, ang gasolina ko ay 1 bar na. Abot pa naman siguro ito ng Liliw. Doon na makapagpagasolina. At kung dito pa ako magpapagasolina, tatanggalin ko pa itong nasa likod ko na karga. Eh, medyo hassle pa pagkatatanggalin ko pa. So, kung kayo ay nanggaling rin ng Mabitak at dito kayo lalabas sa Pagsanhan at pupunta kayo ng Liliw, ito yung shortcut papuntang Liliw. Sa may Jollibee. So, kung galing kayo doon, kakaliwa kayo dito. Ito yung daan kung saan nagmamadali kami noon ng asawa ko gamit yung Airblade 160. Yung time na taing-tay na ako, kailangan kong makitahe dun sa Magdalena kay Ma'am May. Dito yung lugar na yun. Ay, sa wakas dito na tayo. 4:30. Sakto naman. Eh, ito si Mimio. Oh. Ay, sa wakas. Ito na. Delivery. Oh, delivery, madam. 500 lang, madam. Ayos! Buti, dinala ko pala itong ano ko, panali ko. Ito yung ano, yung plug. Oh. Boss, mag-insay ka, boss. Lugaw. Boss, ano po, 500 lang po. 500? 1,000 na magmamahal pa ang bibigay ko sa'yo. Ano 500? Parang di naman ako napagod. Enjoy lang naman yung biyahe. Tamang dire-diretso lang. Umulan, edi nagpatila muna ako. Kaya alas 2 na ng hapon ako umalis ng bahay. Paano? Kinukulit ako ng kinukulit. Sabi niya, babiyahe na raw siya. Eh, ako naman. Kunwari, ayoko. Baby ka. Nagpapabebe lang, siyempre. Matitiis ba naman kita? Oh. Na bumiyahe? Ilan mo ko. Hindi lang 500. Akala ko lair na ano lang. Yung pala may harness na yung parang sa mga nagda-drum. Yung merong ano rin. Yung parang dinadrum na rin yung mismong lair. Na dalawang ano. Dalawang kamay. Sige nga, pakita mo. Kala mo talagang marunong. Ano ba? Goto to ano? Goto special tsaka tokwa. Yan na yung bayad nito. Bayad. Yung lahat ng pinunta mo, ito na yung bayad. Pero, ano ba ang pinakabayad mo talaga sa akin? Pagmamahal. Yung hindi ako susungitan tuwing darating ng bahay. Mga ganun lang. Hindi. Wala naman si. Pero okay lang naman ako dito. Bakit ko sa'yo lang tayo ng pera ko? Pera mo? Galing din sa akin pera. Kaya malaki ako ah. While wishing for something better. Busog naman eh, okay na yun. Meron pa naman tayo. Iyagdagan mo naman, di lang yun. Isa, tayo uwi na. Ato, mukhang aabutin na naman tayo ng ulan dito. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you.